Ngayong umaga, ating kilalanin ang mga kapunsan ng Cordillera na nagpamalas ng kagalingan, katapatan at natatanging servisyong higit pa sa kanilang sinumpang tungkulin. Ako po si Police Corporal Deborah Tendoen at ito ang Torogicas! Posible kayang labanan ang hagus ng paghamon, mabuwal at madapaman, sabay tayong aahon. Posible kayang mabura, alinlangan sa sarili, ang tapang sa loob makikita, taglay mo ang dugong bayani. Bago pa man pumasok ang Severe Tropical Storm Marine sa Pilipinas, ay nakapag-deploy na ang Police Regional Office Cordillera ng higit 1,000 trained personnel na nakantabay sa paparating na bagyo. At bilang pagkilala, ating panoorin ang kapulisan ng Cordillera sa gitna ng pagragsa ng Typhoon Marine. Sa pagpasok nga ng bagyong Marine noong Lunes, October 11, ay ramdam na sa ilang lugar ng Cordillera ang lakas ng hangin at dalang ulan nito na nagdulot ng landslides, mudslides at pati na din ng mataas na pagbaha. Ilan sa mga lubos na naapekto ang lugar ay ang probinsya ng Abra, Benguet, Mountain Province at ang lungsod ng Baguio. Ayon sa ulat noong October 14, ay may 9 na naitalang nasawi sa riyon, 3 sa Baguio City at 6 naman sa Benguet, habang isa pa ang pinaghanap sa munisipalidad ng Kibungan, Benguet. Mula sa paghahanda hanggang sa paglisan ng bagyo sa bansa, ay hindi natinag ang mga kapulisan ng Cordillera sa pagsasagawa ng iba't ibang disaster operations katulad ng search and rescue operations, relief operations at road clearing operations. At dahil nga sa sakripisyong ito ng mga kapulisan, ay may mga ilang netizen na nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Isa na rito si Mr. Rodel Quintanar Caparino na nagmamay-ari ng isang laundry shop sa Kilometer 3, La Trinidad, Benguet. Po nakita ko silang tatrabaho dyan maaga-maaga. Kami rin po kasi dito natulog that time kasi nag-aabang-abang. Pagkagising namin, parang andyan na agad sila. Nag-ano sa atin para may maganda yung madaanan, maganda yung flow ng traffic, no? So sa akin, parang nakita ko yung ano nila, extra mile na more than their job, no? Nandiyan yung puso nila sa pagtrabaho. Upang makatulong at maibsan ang pagod ng mga kapulsan na di alintana ang lakas ng ulan at pagod sa paghuhukay at paglilinis ng kalsada dulot ng mudslides, ay kanyang binuksan ang shop para sa libreng kape, inumin at pagkain. Hindi naman return talaga, parang initiative na lang, no? Parang ginawa na rin namin every time na may nag-umuulan po dito or may flood na nandyan sila even before until this ano. Parang initiative na lang, maliit lang naman po na bagay siya na kaya naman namin i-provide. Kailan po yan. Kung ano po yung nandyan, siguro it's just a matter ng opportunity nandun sa amin to extend our help. No? So mas grabe nga ang tinulong ng mga pulisan natin sa amin as a community. Ano? Dagdag pa niya. So, saludo po kami sa inyo and me as a citizen o sa community, nandun po yung laking respeto namin sa ating mga, lalo na sa mga Torogicaps, no? Salut, mga sir! Ano mang bagyong dumating ay kayang sumumi, sa may pagtutulungan at pananalig sa Diyos na may kapal, lahat ay posible. Basta sa tawag ng tungkulin, asahan ang Police Cordillera ay handang tumulong sa anumang oras ng pangangailangan. Para sa iba pang updates mula sa Police Regional Office Cordillera, inyong i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, PNP Cordillera FB page, sa Twitter and Instagram na makikita sa inyong mga screens. Mula sa Regional Public Information Office Cordillera, ako po si Police Corporal Deborah Tendoen at ito ang Torogicas! Sa iyong puso.
nakasigaw ng dating bulong posible. Posible. In the home of the most disciplined cops, beyond the call of duty, to serve and to protect, are the selfless, motivated, dedicated, and committed Torong Cops.